kojic acid soap ng Beauty Vault Rejuvenating Set. Rejuvenating set, and I will be very honest with you, yung night cream nila, hindi ko siya madalas ginagamit. Ginamit ko po siya ng 2 weeks na continuously, na walang skip na bawat araw. Pero kasi napansin ko, nung 3rd week na, nung gumaganda na siya, kapag naglalagay ako ng night cream, ay parang nangingitim siya ulit. Pag nag-skip ako ng isang araw na hindi naglagay ng night cream, mas maganda yung effect niya sa akin. Makikita niyo po sa mga ibang clips ko na parang wala akong paglalagay ng gabi kasi ini-skip ko
ko po yung night cream. So, ayan, ito na po yung resulta sa face ko. At huwag kayo mag-alala kasi yung ibang mga mark na yan, yan kinamot ko po yan kaya meron. Pero, kuminis na talaga siya nung pang third day na. So far, nagustuhan ko po yung effect nitong Beauty Vault. At yan, this will be my last day na maglalagay na. Tinong pang day routine kasi ubos na rin naman yung aking tone. Ayun na guys, ubos na. Huwag ako naglagay buong araw kahapon ito eh. Parang pang ilang day ko na ba to? Hindi na masakit. Hindi na siya masakit pag naglalagay ako ng tone eh. After ko pala gumamit itong Beauty Vault ay yung maintenance naman nila. Tignan natin kung yung maintenance maalis pa talaga yung iba. Nag-enjoy ako gamitin siya ng mga halos isang buwan din eh. More than 21 days na rin kasi to. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, I finally i-review na natin ang Beauty Vault Rejuvenating Set na ginamit ko for more than 21 days or sabihin na natin isang buwan. Kung interesado kong malaman ang opinion ko about sa product na to, please keep on watching. Ang ginamit ko po ay itong Beauty Vault Glass Skin Essentials Premium Rejuvenating Set. So, nakita nyo naman na sa mga previous vids yung experience ko while using this product. Pero, bago ko himay-himayin or i-explain sa inyo yung mga nangyari sa mga nakaraang video, ay babasahin ko muna ang claims nitong Beauty Vault Rejuvenating Set. Sabi sa indication, assist in the treatment and prevention of skin-related issues like pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, and blemishes. Formulated to break down the top layer of dead skin cells and peel away any damaged skin, revealing the fresh and healthy skin underneath. Alam naman natin ang purpose talaga ng ma-rejuvenating set gaya na lang nitong Beauty Vault ay alisin yung mga dead skin cells sa ating face para mag-regenerate siya or mag-rejuvenate siya sa mas bago and healthy skin. Kaya nga ng ibang rejuvenating set gaya na lang ng Prestige and iba pang brands ay makakaranas ka talaga ng pamamalat ng iyong face kapag ginamit mo itong rejuvenating set ng Beauty Vault. Meron din silang precaution dito, sabi, remember to read our labels and ingredient list carefully before using this product. Minsan kasi, diba, alam natin yung mga allergies natin or minsan hindi natin alam. So, kailangan talagang basahin niyo yung ingredients para makita nyo kung meron ba doon maaaring alam mo sa sarili mo na hindi mo hiyang or allergic ka doon para maaga pa lang ay maiwasan mo nang gamitin yung product na yon. It is advisable to test the product on a small area of skin to check for sensitivity or allergic reactions. In short, mag-batch test ka muna sa skin mo. Gaya na lang ng ginawa ko bago ko gamitin itong rejuvenating set ng Beauty Vault. Kung tatanungin niyo ako paano ba mag-batch test, na try mo na ba? Yes po, na try ko na mag-batch test bago gumamit nitong Beauty Vault Rejuvenating Set kasi yun yung pagkakamali na hindi ko ginawa nung bago ko gamitin yung Prestige Rejuvenating Set at yung kanilang Whitening Set. Tugal yung ginawa ko yun kasi hindi pa ako marunong mag-patch test. To do a patch test, ayon sa aking na-search ay eto, di ba ito yung siko natin or yung ating elbow? Kung ibabaw ng elbow natin, itong may hati na to, dito mo i-apply yung mga product or yung set na gagamitin mo. Sabunin mo siya ng rejuvenating soap, lalagyan mo ng toner, and lalagyan mo ng kanilang cream. Mas effective din daw kung lalagyan mo ng bandage, tapos leave mo yon for about an hour. Pag may irritation na nangyari, gaya na lamang pamumula or pangangati, ay hindi mo daw hiyang yung product. Siyempre, nadala na nga ako sa mga nangyari dati na hindi ako nagpa-patch test, kaya nabibigla na lang ako na hindi ko pala hiyang yung product. Sinubukan ko mag-patch test gamit naman tong rejuvenating set na to dahil mahirap na sumigaw. Dahil mahirap nang sumugal. Dati na akong na-allergy sa isang product. So, kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko na yon, ito yon. Ayan, ang paggamit ko ng Prestige Whitening Maintenance Set. Tinay ko nga mag-patch test gamit itong Beauty Vault Rejuvenating Set. Leave ko siya for about 2 hours. Wala naman akong naramdaman na pangate, pamumula, or kahit anong iritasyon. So, pinagpatuloy kong gamitin itong product na to. So, let's proceed sa claims na itong Beauty Vault Premium Rejuvenating Set. Kung gusto mong i-reveal yung gandang di inakala or yung new you, sa mga gustong mag-glow up dyan while quarantine, kayang-kaya mo raw yan ma-achieve using the Beauty Vault Rejuvenating Facial Set. Ate, paano nyo po ba ginamit yung Beauty Vault Rejuvenating Set? So, para lang siyang pangkaraniwang rejuvenating set kayo ng sa ibang brands na meron siyang morning and nighttime routine. So, routine na yun ay meron tayong 3 steps ng pag-a-apply. So, unang-una ay ang kanilang rejuvenating kojic acid soap. Kada morning, step 1, isasabon mo yun sa face mo for about 2 to 3 minutes. Pero ako, hindi ko sinunod yung 2 to 3 minutes kasi nadala na ako sa ibang rejuvenating set na kapag nasobrahan mo ng babad, kahit sinunod mo naman yung instructions na 2 to 3 minutes ay
masakit agad siya sa face. So, mga nilive ko lang siya for mga 45 seconds bago ko siya balawan. Kanilang step 2 ay premium rejuvenating toner. At ang toner nila, pwede kang gumamit ng cotton balls, cotton pads. Pero ako, nung unang ginamit ko tong rejuvenating set nila, ay hindi ko mahanap yung bulak. Pwede nyo rin naman sigurong ilagay lang sa palad nyo gaya nung ginawa ko nung unang paggamit. Then tap-tap lang. Step 3, sa morning naman to, Beauty Vault Sunblock Cream with SPF 45. Very light lang talaga yung coverage. Yun yung step 1 to 3 kapag morning. And kapag evening naman, nandun yung step 1 and 2. Kaso lang, yung step 3 naman nila ay hindi na sunblock kundi rejuvenating cream na. Thick yung formulation niya or mahapal. Expect mo na kapag medyo mainit sa inyo, nag-apply ka ng ganitong cream ay pagpapawisan ka. So mararamdaman mo talaga na may nilagay kang cream sa mukha. Ito pa rin yung face ko kanina nung naglagay ako ng kanilang tinted sunscreen. Guys, sobrang minimal nga lang talaga nung coverage kasi tingnan nyo, kapag nagpunas-punas ako, wala pong sasama na parang sa foundation or concealer ganyan. Guys, nakalipin pa ako ngayon, wala akong mascara and di ako nagkina. I feel confident kasi tingin ko medyo papalag yung skin ko ngayon eh. Proceed na tayo sa pros and cons ng product. So, nakalagay dito sa aking note, number 1, effective. Yes, effective siya guys. Kung titignan niyo talaga yung skin ko, naalis niya talaga yung ibang pimple mark. Dati ay hindi maalis-alis ng simpleng skincare lang. So, kailangan talaga ng rejuvenating set para paalis yung mga pimple marks na hindi mag-fade-fade. Dati sobrang dami talaga dito guys. Pero ngayon, onti na lang siya at hindi pa siya pimple marks guys. More on sugat kasi kinamot ko. Naalis talaga yung mga dati nang ayaw mag-fade na pimple mark. Masasabi ko na effective siya. Number 2, whitens your skin. Dati parang may mga parts sa mukha ko na parang maitim, ganyan, hindi pantay. So, simula na gumamit ako nitong rejuvenating set na to, napansin ko na parang pumantay yung buong kulay ng mukha ko. Hinaan ko yung ring light. Kulang sure kung nakikita nyo. Masasabi ko na pumuti yung face ko nung ginamit ko tong Beauty Vault rejuvenating set na to. Shoutout po pala kay Sir Bian Rivera. Thank you for giving me this ring light kasi sa wakas nagkaroon na rin ako ng ring light para naman kapag film ako kahit gabi na. Kasi dati wala pa akong ring light. Lampshade lang yung ginagamit ko para sa pang-ilaw. So, thank you po, Sir Bian. And sa mga naghahanap po dyan ng mga bikes na affordable yet classy, please inquire to Urban Mobility Bike. Number 3 can give you glass skin look. So, sa mga nag-aakala na bakit kumikintab or kumikinang yung face ko, so, baka akala nyo oily lang ako kasi syempre oily skin nga ako. Dahil din siguro lumiit yung mga enlarged pores ko sa mukha. Punasan ulit natin para maalis yung ibang oils. Pero sana makita nyo na glowy pa rin talaga siya guys. Dahil nga nakakaliit siya ng mga enlarged pores, ay binibigyan tayo nito ng glass skin look na parang sa mga Koreans, yung parang halos walang pores. Kaya sobrang smooth and kintab, tignan yung mukha nila. Proceed naman tayo sa cons. Hindi ko na sinama yung maskit siya sa face, nakakapula, nakakaitim. Kasi para sa akin, normal lang na maranasan mo yun sa isang rejuvenating set. Naman try din ako ng Prestige, nagdaan din ako doon. At sa ibang mga YouTubers na nagre-review, napagdaanan din nila yung face na parang papangit ka muna bago mo ma-achieve yung skin na gusto mo. Ang pinaka-cons or ang pinaka-hindi ko na lang nagustuhan na nag-iisa ay ito. Yes, I did not see results for as fast as 7 days. Nakita ko sa Instagram account nila na nag-claim to ng glass skin within 7 days. Hindi ko siya talaga nakitaan na glass skin for 7 days. Parang more on sunog skin in 7 days. It can give you glass skin for using it for about 30 days. Sa third week ko lang nakita yung magandang effect niya sa akin. Ipapaliwanag ko lang yung sinabi ko sa previous clips na hindi ko na ginamit yung kanilang night cream nung mga third week na, di ba okay na yung face ko? Pero pag gumamit ako ng night cream, parang Najijinx yung parang magandang effect niya sa face. Kapag desisyonan ko na ihinto ko na lang kasi doon ako mas komportable gawin. Ginawa ko yun dahil nakuha ko naman yung resulta na gusto ko. Kaya hindi ko na ginamit yung kanilang night cream. Pero it's up to pa rin syempre kung susundin niyo yung directions na dapat ay morning and evening. Meron akong tips sa mga nagbabalak gumamit ng Beauty Vault Rejuvenating Set. So number 1 ay mag-patch test ka muna bago ka gumamit ng kahit anong skincare product. Number 2, don't expose yourself to sun. Huwag po kayong magpapaaraw while using the rejuvenating set dahil masusunog ang mukha nyo.
Kasi dito pala nga sa bahay, guys, kapag gumamit ka nitong Beautiful Rejuvenating Set, feeling mo sunog na at nangingitim at namumula. Nagpipil yung balat mo at luminipis. Prone ka sa sunburn and other skin irritation. So, ayaw naman natin yun. Number 3, sleep early. Hala, namumula yung dito ko. Hindi naman makati. Kapag nagpupuyat ang tao, mas prone po tayo sa breakout at sa pagkakaroon ng pimples or acne. Sabi nga nila, useless ang mga skincare products na gagamitin mo kung nagpupuyat ka rin kasi prone ka sa tigyawan. E maaari ring makadry ng skin ang pagpupuyat. Aside sa negative effects na nadudulot ng pagpupuyat sa skin, meron din tong negative effects sa ating health. So, mas mabuti na huwag nating sayangin yung mga ginagastos sa nating skincare at matulog ka ng maaga or avoid pagpupuyat while using any skincare product. Number 4, have clean environment. Medyo guilty ako dito kasi makalat ako sa kwarto. Pero kasi what I mean sa clean environment ay literal na malinis siya at walang gaanong germ. Dapat regular mong pinapalitan yung bedsheet mo, yung pillowcase mo. Doon madalas kumakapit yung bacteria at nadidikit yung sa face mo, so maaring makasanhi yun ng breakouts. Dapat talaga hygienic tayo, guys. Panatiliing malinis ang iyong kapaligiran. So ang number 5 ay mai-relate ko dito sa nangyari sa akin. So avoid things that can cause breakouts or pimples. Kung alam nyo na nakapag nadidikitan or natutusok ng buhok nyo yung mukha nyo, mag-ipit kayo. Kung alam nyo na sensitive yung mukha nyo at kapag kinamot nyo yan, tutubuan agad, huwag nyo nang kamutin. Lalo na gumagamit ka ng rejuvenating set. So, kung ayaw mong magaya sa akin sa previous bits na nagsusugat yung mukha. Pero syempre, may mga instances din naman hindi natin kontrolado pero tumutubo pa rin sila. Pero as long as you can, avoid things that can cause breakouts or things that can damage your skin. Number 6, wear turban while using this rejuvenating set. Kasi guys, kapag parang natutulog ka tas natutusok ng buhok mo yung mukha mo, ang kati-kati niya, guys, hindi mo maiiwasang kamutin, kaya magsusugat siya or tutubuan siya ng pimples. So ayan guys, nabati ata tayo. Tinubuan pa tayo ng isang ano habang nagpi-film. Grabe naman. So ang overall score nitong Beauty Vault Rejuvenating Set na ito sa akin ay 9 over 10. So bakit di ko pinerfect? So aside from nobody's perfect, ay dahil hindi ko siya nakitaan agad ng resulta. Hindi tulad nung sa ibang rejuvenating set na natry ko. Kasi yon second week pa lang, makikita mo na yung progress ng skin mo. At mas matagal yung naranasan kong paghihirap or pagkapangit bago ko ma-achieve yung skin na gusto ko. So minus yun sa akin. Yun lang naman, pero overall effective talaga siya, guys. I swear. Kasi hindi ko naman mamamanipula yung resulta niya dahil kayo mismo ang makakanotice kung nagsasabi ako ng totoo or hindi. Kung tatanungin niyo ba ako kung i-recommend ko ba tong rejuvenating set na to sa inyo, ay masasabi ko na yes. Disclaimer lang, products that work for me may not work for you, so try it at your own risk. Pero sa akin kasi na may skin type na sensitive, oily, and acne prone na rin, ay humiyang siya. So sa mga ka-skin type ko dyan, maire-recommend ko tong premium rejuvenating set ng Beauty Vault. It's worth 360 pesos at ilalagay ko na lang yung mga Shopee links or Instagram links na pwede nyo pagbilhan sa baba. Please know na lahat ng sinabi ko sa video na to ay pawang katotohanan lamang at based on my experience. It's up to me kung anong sasabihin ko, kung ano yung magiging opinion ko sa product nila. So that's all for this video, guys. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo tong video na to, please like, share, and comment down below kung ano man yung opinion mo regarding this product, kung ano yung mga experiences mo na pinagkaiba sa akin or pagkapareha sa akin, or kung may mga content suggestion kayo sa akin na pwede kong gawin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel nang mababilang ka na sa aking 1,637 subscribers. Thank you so much, guys. Road to 2,000 subscribers. And yan, hopefully ay umabot po ako ng 2,000 subscribers. At pag nangyari yun, ay magkakaroon tayo ng pangmalakasang mukbang. I hope you enjoyed this vid. It has been Ria Stretcha at your service. Bye!